Bakit kami start? Alam siya yung supply ano? Pang kinain ng ano to ah. Daga ah. What's up mga ka-Ford? What's up Ford lovers? Welcome back again dito sa ating page. So for today's video, meron tayong gagawing Ford Taurus 2.0 liter EcoBoost. Complain yan at starting. Okay, so verify natin. So nagka-crank at ayaw mandar. Okay, so diagnose natin to. Let's go. So ayan ang makina ng 2.0. Okay, visual check lang muna. Check natin muna yung battery nito kasi sigurado na low bat na to pa ng kakrank ng customer. So guys, so habang lalagay ko sana itong battery charger natin, napansin ko na maluwag yung terminal. Oh. And so, ang kagandahan ko nag-visual check tayo bago bumanat. Ayan, parang pinagtiyagaan lang yata ito. Saka hindi na rin original yung hanko, no? So, hindi naman yata siguro dahilan ito. So, jump start natin. Subukan natin. Okay, crank natin ulit. Naka-jump start yan. So, ayaw talaga. Okay, self-test muna tayo. Kuha natin ang code para may idea tayo kung may lumabas na code. Kung wala, edi step by step tayo. Okay, we have the codes. P00C6, fuel rail pressure too low, engine cranking, bank 1. So itong klaseng code na to is informational kasi yung sensor nag-reading. So meaning yung sensor natin is okay sa fuel rail. Nakapag-detect siya ng low pressure. So informational DTC ang tawag dyan. At pag napapansin nyo is nasa QOEOODDTC. Ito yung last ko na finost na on-demand diagnostic codes. Ibig sabihin, present yung problema na to. Hindi mo yun mabubura. Okay, unless dito siya sa baba, CMDTC, continuous, ibig sabihin, nag-trigger yung fault na yan, and then at such time, nawala yung problema na yan, so dito lang siya napasok sa CMDTC, so pwede siyang ma-clear, pero hindi ibig sabihin na ina-repair na yon. Possible pa rin na babalik yung problema na yan. So yan ang kadalasan sa mga intermittent na problema. Dito lang siya papasok sa CMDTC. At sa on-demand naman ay present talaga yan. So tulad nito ngayon, hindi talaga nag-i-start. At yung code natin is fuel rail pressure too low. Tapos yung isa is fuel pump A control circuit open. So this is conditional DTC naman to. So, meaning naman ito is possible na problema is nasa component or nasa circuit. So dalawa yung pagiging possible cause nitong DTC na to. Either the component or the circuit itself. So yan ang mga iti-test natin, yung circuit tsaka pati yung component. So may idea na tayo kung ano yung possible cause na system. So fuel system yung problema nitong cranking not starting. So confirm natin doon na walang pressure, na walang fuel pressure na pumupunta doon, na walang gasolina pumupunta doon. Buksan natin yung fuel line doon sa engine bay. Let's go. So check natin yung low pressure na galing. Start pero mamatayan. Walang fuel na malabas. Oh.
Bakit umi-start? Alam, fuel supply, ano? Ano na matay? Again? Ayaw na. Ito, walang fuel supply galing sa low pressure. Guys, now confirm natin, no, walang fuel na pupunta sa makina. So, magda-diagnose na tayo ngayon. So, follow tayo ng pinpoint test dito sa workshop manual. Hindi ko lang papakita yung lahat na step by step, pero I will make sure na maintindihan nyo yung pag-diagnose dito. Kasi baka ma-ano tayo dito eh, mag-copyright issue tayo dito eh. So, yung mga i-check natin is base sa DTC natin, fuel pump control circuit. Okay, so pinaka main suspect natin is the fuel control module, and possible is the fuel pump also, yung pinaka pump mismo sa dun sa tangke. Okay, so mga parte na mga i-check natin, syempre yung circuit nya, fusion relay if meron, the module, and then the fuel pump. Okay. So ayan pala, klaro na walang TSB or SSM, ha. May magsabi na naman hindi ako marunong tumingin ng TSB. Ayan, so wala siyang related sa code na yan. Tsaka yung not starting wala din, no. Hey guys, so ito yung wiring diagram ng dinadiagnose natin na fuel pump. So ito yung fuel pump control module. Okay, so may fuel pump relay papunta sa battery junction box. Then my fuse. So yung fuse is, wait, fuse number 65, 30 amperes. So check muna natin yan. Okay, and then pag okay, magche-check tayo ng circuit papunta sa fuel pump control module. Okay, check muna natin yung fuse. Okay, fuse number 65. Ayan. Ito na yung orientation. So, ito. So, good naman. Balik na natin yan. Susunod tayo sa circuit. So, ang una nating i-check is yung internal fuel pump circuit resistance as per sa pinpoint test, no. So, doon sa connector ng control module, yung pin number 5 tsaka pin number 8 yung susukatan natin. So, is the resistance less than 10 ohms? Yan ang katanungan dyan. So, paano natin sagutin? Puntahan natin yung fuel pump control module. Nandyan sa likod ng upuan. So, buksan natin doon. Taka magsukat tayo doon. Okay. Ito ang gamitin natin. So, dito yung location. Grabe, daming abubot. So, dito yung tanggalin natin yan. Grabe ng abubot ng customer. So, tanggalin natin tong clip. Okay. Wait. Boss, can you switch off the ignition? Dapat naka-ignition off. Susukatin natin yung resistance lang naman ng motor. Ignition off. Hali ka dito. So, pin number 5 and number 8. Tulad sa sinabi ko nakaraan, pin number 1 always here. Dito daw ang simula. 1, 2, 3, 4. Then 5, itong 5. 6, 7, 8. So ito, kanto tsaka kanto. Resistance yan. Okay. Yan, kanto tsaka kanto. UL. Sukat. Motor to yung sinusukat natin, ha.
Fuel pump motor yan. So OL, ano kayang resulta? OL ang ating resulta is the resistance less than 10 ohms. So OL is greater than. So no, go to KC10. Okay, disconnect the fuel pump assembly connector. Okay, kasi nga open yung motor na sukat natin, pasukat ngayon yung fuel pump mismo. Okay, ito fuel pump control module connector pin 5. So ang pinapasukat niya dito, basihan natin sa wiring ngayon. Pinapasukat niya ngayon is mula dito, dalawang circuit na to, papunta pababa sa motor, sa fuel pump. Tapos sa kabila, ito lang dito sa motor, yung circuit na to. Yan. Kasi pinapasukat niya kanina yung resistance ng motor, wala tayong nasukat. So pinapa-make sure niya ngayon yung circuit na to, yung dalawang circuit na yan. So yan ang susukatan natin. So fuel pump na sa ilalim nito, ma-access natin sa ilalim ng upuan. So tanggalin natin tong cover. Bali may clip yan dito. Ayan. Sa kabila sira na eh. Tapos may lock yan dito, may hook. So i-release lang din natin. Ayan yung, yan yung hook niya. Punta dito sa ilalim. Dito. Ayan. So naka-hook yun dyan. Ayan. Ganon din sa kabila. So guys, ito na yung fuel pump niya. So max natin sa ilalim ng upuan. Okay, so susukatin ngayon natin is yung circuit dito, papunta dyan sa module. So una nating susukatan ang resistance is number 5 dito sa fuel pump control module. Oy. Then number 5 din dito. So orientation ng dito is 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 and 5. Lagyan natin yung probe natin. Yes sir. Okay, yan ang sukat. Ayan ang resulta. Okay, so 0.08 ohms. So good or bad? So good this one. Good. Next. Next is pin 8. Pin 8 sa control module. Then pin 4 dito sa fuel pump. So yan din ang resulta natin. So good din. Good ang dalawang circuit. Guys, so circuit natin na from fuel pump control module to fuel pump from hanggang dito sa connector is good circuit. So ngayon ang pinapa-check is yung pinaka component side. So yung motor mismo yung susukatin natin ng resistance. Susukatan ng resistance. So ito. So OL talaga. Open circuit talaga yung motor natin. So possible nito is the fuel pump motor ang problema. So assembly yan. Okay, let me finish the pin point test. Anong decision niya? Tatanong siya if the resistance less than 10 ohms. So no. And install new fuel pump assembly. So fuel pump ang pinapapalitan sa concern na to. Okay, so baka hindi available or kailangan pa natin paprobahan to. Update ko kayo kung
papalitan na natin to. Okay. So guys, kung sa napansin nyo sa ginawa kong diagnosis, hindi siya nagpasukat ng supply tsaka ground doon sa control module, no? At pinapapalitan na agad yung fuel pump. So idadagdag ko yung pagsukat ng power tsaka ground dito. So anong pin? Pin 1 tsaka 4. Oo, chinek ko yung fuel ang fuse kanina, pero yung relay hindi pina-check. Kusa ko lang din yung chinek. So ngayon lalagay tayo ng probe dito tsaka start kung may supply tsaka ground na pupunta dito. So naka volts na yan. Wait. Ayan, zero kasi nakapatay pa. Na-connect sa supply tsaka ground. So ikakrank ko ngayon sa sasakyan. Tignan natin. So zero. So mali palang nilagyan ko, sorry. Dapat dito sa taas. Sorry, yan ah. Okay na yan. Sa taas 1 tsaka 4. So yan, 0. Ika-crank ko ulit. So meron pumupunta. Yan, kung makikita nyo may 12 volts yan. Lubat kasi yung battery eh. Pero meron. Confirm natin, i-jump start natin ulit. Ayan, in-on ko na yung charger. So 30 na siya. Ikakang ko ulit. Meaning okay yung galing ng relay. Papunta dito na supply. Pumunta dito. So para mixer pa, lagyan natin ng other na module para mas sigurado yung diagnosis. Pero sa pinpoint test, fuel pump na yung pinapapalitan. Okay, kuha tayo ng spare na module. Lagyan natin dito. So meron tayong spare. Lagyan natin dito. Okay. So kalimutan ibalik yung connector ng fuel pump. Balik muna natin to. Tama naman ito kung under or hindi. FTP. Tinanggal ko rin yung connector ng FTP. Baka mag-code dyan mamaya. Tapos ito. So start. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. So measure natin dito kung may 12 volts papunta dito. Hindi rin to pina-check kung may 12 volts na pumupunta. Ako na lang magkukusa. Dagdag lang sa diagnosis para sure bull. Para iwas back job. Ito sa baba yung para sa motor. Okay. Oh, so yan palang naka-on yan eh. So may 12 volts na. Off. On. Kasi talagang may pupunta dito yung fuel pump, talagang hindi gumagana yung motor. So fuel pump talaga, sure ball. Kasi may
papagana yung motor. May 12 volts dito. Pero hindi yung gana yung pump. So, fuel pump talaga. Estimatean ko na. Pag-aprubahan, videohan ko para malaman natin kung totoo yung mga sinasabi ko. Okay?